sa inaanayahan kong tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. At tayong lahat ay maghanda ng ating mga pandinig, ng ating mga puso at mga kaisipan na siya nating itatalaga at ipagkakatiwala ngayon sa araw na ito para sa pakikinig ng mga sariwang mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At iyak po na ang Panginoon ay kikilos at gagawa ng mga dakilang bagay ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kanyang malakas na kapangyarihan. Inaanayahan ko pong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit, at muli nating pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia at buong daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Let your glory fill this place. Let your presence fill my heart. Let each vessel
rebellion in our hearts. Any rebellion spirits of God, remove them all in Jesus' name. And let your words, Holy God, be penetrated into our hearts. Atunay nga po, Ama, pagkatapos po ng mensaheng ito, o habang ipinapangaral ng mensaheng ito, you will do great and mighty things in our lives. Kaya kayong pala, Amang dahilan, Ama, tanggapin niyo na po ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, and everybody says, Amen. Palakpakan natin si Lord. Pakisabi natin, this is the day that the Lord has made. Bagamat makakaupo na tayo, bagamat ang alam ko may bagyo ngayon, nagngangalit ang panahon. No, sabi, kanina may nag-text nga sa akin, sabi niya, next Sunday na lang po kayo makakaatid kasi napakalakas ng ulan dito sa lugar namin. Sabi ko, hindi, sa dito ambul lang. Ambul lang yan. Amen. E tao pa ho ba? In the book of Galatians, chapter 6, beginning verse 7 hanggang verse 9, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The man who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Galatians 6:7 up to 9, at ang napakagandang mensahe, the message for today is entitled, A Man Reaps What He Sows. Basan nyo nga po. Nakasan nyo nga po. Ito po sa Tagalog yan. Yan. Ang Tagalog po niyan ay inaani ng tao kung ano ang kanyang itinanim. Amen? Inaani ng tao kung ano ang kanyang itinanim. Ang ating, listen very carefully, ano man ang inaani natin ngayon, no? Yan ay bunga ng ating tininim noong nakalipas. What we are reaping today, it is just the product, the fruit of what we sow before. Naunawaan natin, ano man yung ating inaani ngayon, ay yan ay bunga lamang ng ating tininim noong nakalipas. Huwag ko tayong papasaytrat, napakaganda ho ng mensahe nito. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, totoohan natin itong maigim. Ulitin kong muli. At ito yung mga magagandang saying, Sister Elma at sino pang mga naarito. Ang inaani mo ngayon ay iyan ay tanim mo nung nakalipas. What you are reaping today is what you did sow before. Naunawaan natin, kalapit yung mga tabi mo sa magandang lalaki lang lagi tingin. Yan. Linda, sulat mo yun. No? Ang inaani mo ngayon ay itaninim mo nung nakalipas. Yan. Ano-ano bang nangyayari sa buhay mo ngayon? It is just the product, the fruit of what you did so before, yesterday. No? Kung ano yung tinanim mo ngayon, buka hapon, yan ang inaani mo ngayon. Tama po ba? Naunawaan natin. No, number two. Number one po yan. Number two. No, wala kang dapat sisihin at ikaw ang responsable sa inaani mo ngayon. At aanihin mo ba? Okay. Wala kang dapat sisihin at ikaw ang responsable sa inaani mo ngayon at aanihin mo ba? Don't blame others. You are responsible for what you are reaping today and what you will reap in the future. Isang tao, gusto yatang i-text lahat ng mga leaders ng kay OJF, ginugulo, tinatawagan. At ang sabi niya, ito yung nangyayari sa pamilya ko dahil sa inyo. Sinisisi tayo sa nangyayari sa pamilya niya. May tao pa ho ba rito? Ano man nangyayari sa iyo, sa buhay mo, sa pamilya mo, yan ay kagagawan mo. Amen. Kailang sumasagot? Yan ay bunga ng iyong itinanim. What you are today is just the product of your yesterday. Kung ano yung tinanim mo nung nakaraan,
produkto mo yan eh. Amin po ba? Yung nakakaunawa nga po, ipapalakpak nga po ng lahat. Kaya huwag huwag tayong sisi ng sisi kung kani-kanino. Pag maganda ang nangyayari sa buhay natin, wala tayong sinisisi. Tama. Pero pag pangit ang nangyayari sa buhay natin, kung sino-sino ang sinisisi natin. No? Alam mo kung bakit nangyayari ito sa akin? Dahil sa iyo, dahil sa iyo, dahil sa iyo. No? Minsan nga, nakasakay ako ng taxi, sinisisi ng driver yung gobyerno. Sabi ko, ba't mo sinisisi ng gobyerno? Eh, ano man ang nangyari sa buhay mo ngayon, hindi yan kagagawa ng gobyerno. Di ba? You can choose your destiny. Amen? Ikaw ang mamili ng destiny mo. Ano ba ang gusto mo maging destiny mo sa buhay mong ito? And no one can take away your destiny. And no one can take away your glory. Ano sumasagot doon? Mga tao rito, hindi responsive, pero kasi nagsusulat kasi. Alam mo, dayain ka man ng sino paman, agawan ka man ng kung sino paman, hindi ka nila madadaya, nobody can cheat you, nobody can take away your blessings, nobody can take away your promotions, nobody can take away your glory, kapag yan ay para sa'yo. Amen! 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 Palakpakan natin si Lord. Kung para sa'yo, para sa'yo. No? No? Ano sabi nga sa aklat na wala niyan yan, pangalisan na lamang po. No? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Isaiah 54 verse 17. No? No weapon that is formed against thee shall prosper, and every lying tongue that accuses thee shall be condemned in the day of judgment. Isaiah 54 verse 17. No? Sabi ka nun, no weapon that is formed against thee shall prosper, and no lying tongue that accuses thee. No? No? All lying tongue that accuses thee will be condemned in the day of judgment. Kaya po, maaaring sinasabi natin, o sinisiraan ninyo ako, sinisiraan ninyo ako, kaya nangyayari sa akin ang buhay kong ito. Mga minamahal, kung tayo po ay buo, walang makakasira sa atin. Amen. God will protect us. Amen. Amen. Kaya palakpakan natin si Lord. Nilista mo ba yun? Inayos ko na po yan, no? O, may Tagalog, may English. Gusto nyo Ilocano? Ay, hindi ako marunong mag-Ilocano eh. Yan. Nakuha po ba natin? No? So, don't blame others. Do not put the blame to others. No? You are responsible for what you are. And it is just the product of what you did before. Amen. Yan. Number two yun, no? Masahin natin sa aklat ng Ezekiel. Ezekiel. I, the Lord, have spoken. The time has come for me to act. I will not hold back. I will not have pity, nor will I relent. You will be judged according to your conduct and your actions, declares the sovereign Lord. Yan. Liwanag, di ba? I will not have pity, nor will I relent. You will be judged according to your conduct and your actions, declares the sovereign Lord. Panliwanag. Anong sabi ng Panginoon? Ikaw ay hatulan, ikaw ay husgahan dahil sa iyo. Ginawa. Amen po ba? Ikaw ay hatulan sa iyong ginawa. Oh, pag nakakuha ka ng mababang grade, eh baka pa na yung FB mo, internet, Instagram, Tumblr, nag-movie marathon ka. Kung nag-aaral ka ng gusto, aba hindi pwede hindi ka maging honor. Amen. Tama ba yun? Kung nagkatrabaho ka ng gusto, hindi pwede hindi ka sumahod. Oh. Kung ginagawa mo ang mainam, hindi pwede hindi ka i-bless the Lord. You will be rewarded according to your actions, according to your conduct. Amen. You will be judged according to your actions, according to your conduct. Amen. I, the Lord, have spoken. The time has come for me to act. I will not hold back. Ibig sabihin, sabi nga sa mga ngaral 3:11, Ecclesiastes 3:11, in His time, He makes all things beautiful. Sa takdang panahon ng Diyos, ginagawa niya ang lahat ng maganda o kumikilos siya. May tao pa ho ba rito? No? Ituloy natin ang pagbasa, Ezekiel 24:14, next verse. Tingnan natin, be careful to obey all these regulations I am giving you.
So that if you, it may always go well with you and your children after you. Because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God. No. Maraming mga anak, mayaman sila, tama. Pero wala naman silang trabaho, wala naman silang ginawa. Kasi ang mga magulang nila ay nagpayaman, minana ng kanilang mga anak. Tama. Tama ba mali? Tama. Maraming mga anak mahihirap. Bakit? Mahirap ang mga ninuno nila. Kaya nagdurusa sila. It means, no? Kapag ikaw ay napagpala, no? Ang pagpapala mong iyan ay mararanasan din ng iyong mga anak. Naunawaan ba ninyo iyon? Ngayon, mayaman ng mga magulang, pinamanahan ng mga anak, nilustahan ng mga anak. Yung mga anak niya, wala nang kayamanan, nilustahan din niya. May tao pa ho ba rito? Kaya ang gagawin ng kanyang mga anak, magsusumikap muli. Naunawaan ninyo ako. Naintindihan po ba ninyo? Ako, bakit ko naranasang mamalimos? Bakit naranasan namin ni nanay magpaalipin? Eh, namatay kasi kaagad ang ama ko sa murang gulang namin. Kaya, pag kinikwento ko sa mga anak ko, sabi ko sa kanila, alam niyo ba, nagpaalipin kami ni nanay, mabuhay lang kami. Ako ay namamalimos, mabuhay lang kami. Lahat ng uli ng trabaho, naranasan ko yan. Pintor, parnisador, wash your car boy, tawag taxi, paatras, naranasan ding magnakaw sa hirap ng buhay. Naranasan kong lahat dyan dahil maagang naman tayo ang aking ama. Eh kung hindi naman tayo kaagad yung aking ama, hindi siguro ganun yung buhay namin. May tao pa ho ba rito? Pero ang mga anak ko, yung naranasan ko, hindi nila nararanasan yan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga kapag kinikwento ko sa kanila yan, nakanganga sila eh. Sa mga krik, may nangangapa. Sabi ko, ganyan din ako noon, nangangapa sa mga krik. Titingin sa akin yung mga anak ko. Really? Yes. It's true. Amen. Kaya ang ganda ng sinabi nito, be careful to obey all these regulations I am giving you so that it may always go well with you and your children after you. Sipin mo. Kaya pag nagkamali ka ng action ngayon, damay mga anak mo eh. Amen. Pag tumama naman yung action mo, damay din yung mga anak mo. Kaya pinagbubuti natin ang isang bagay, not only for us, but also for the next generation. Tama? Amen? Yes. No? Hindi lamang para sa atin yan eh, para sa next generation yan eh. No? No? We are doing what is right and we are giving our best not just for us but also for our children and our children's children. Ikinig po ho ba tayo? Amen. Palakpakan natin saglit si Lord. Basahin natin muli, be careful to obey all these regulations I am giving you so that it may always go well with you and your children after you because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God. If you will do what is good and right in the eyes of the Lord your God, then the Lord will bless you. Not only you, but even your children and your children's children. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sunod natin basahin ang next verse. Tingnan natin. You will eat sa verse 1. Sa verse 1. Blessed are all who fear the Lord, who walk on His ways. Mapapalad daw ang mga may takot sa Diyos. May paggalang sa Diyos na lumalakad ayon sa daan ng Lord. Blessed are all who fear the Lord, who walk on His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Kapag pala ikaw ay nabubuhay, na may paggalang, may pagkatakot sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Blessings and prosperity will be yours. Kaya anong sabi ng Jeremiah 29 verse 11? For I know the plans for you, saith the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. Kaya nakalagay yan dyan, pagpasok mo, nakalagay ka agad dyan, no? Para sabihin sa'yo na,
Alam mo ba maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo? Kung nasisira ang buhay mo, huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag mong sisihin ang sino paman. Sapagat napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, nung naranasan ko yung kahirapan ng buhay, kinikwento ng nanay ko, anak, marami tayong pera noon nung nabubuhay ang tatay mo. Ang dami nagkikwento sa akin, alam mo ba, nung buhay ang tatay mo, napakasipag noon, marami kayong pera, papasok, unbeliever eh, papasok ng birasyon, nakasinelas lang yun, may mga kasama, hindi ini-entertain, ilalabas ng tatay mo, ang dami-dami pera, natataranta yung restaurant, yung bar, ini-entertain ng tatay mo sa dami ng pera. May tao pa ho ba rito? Pero ang lahat ng ito po ay nangawala. Amen. So nangarap ako na isang araw, umangat ang buhay ko. Amen. And put this in your heart. Ang maganda kong pangarap para sa buhay ko at para sa mga anak ko, may mas maganda pa palang pangarap ang Panginoon. Isulat mo yun. That are the sayings of the man of God, Ricardo de Carillo. Mas maganda ang pangarap ng Diyos sa iyo. Amen? Amen? The dream of God for your life is greater than your dream. Amen! Write it down! Write it down! Anong sabi ni Ephesians 3.20? Ephesians 3.20 says, no? Now unto Him, sino yung Him na yun? Si Lord, si Jesus, who is able, may kakayanan, no? Na ikaw ay pagpalain to bless you more than what you ask and more than you can ever think or even imagine. Ang sabi ganon, Ephesians 3.20, sa kanya na may kakayanan na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong ipinapanalangin, higit pa sa iyong mga iniisip, amen? At mga pinapangarap. Kaya alam mo, sa buhay na ito, dapat lagi kang excited eh. Pagising mo dapat ng umaga, lagi kang excited eh. Dapat pagising mo ng umaga, itong dapat mong sinasabi, may panibagong pagpapala na naman ng Diyos sa araw na ito. Amen! This is another day and this is the day that the Lord has made that you wake up in the morning. No? And the Lord will bless me once again. Another blessing is coming. Amen! Tapos na yung blessing yesterday. The blessing of yesterday is over. Another blessing is coming this day. Amen? Lamentations 3.23 and 24. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Say it, new every morning. Bago laging umaga. Amen? May tao ba ho ba rito? Bago laging umaga. Amen? Bago. Sabi ko sa isang kapatid, kumusta na ba napapadalaw ka pa ba ng ukay-ukay? Hindi na po. Kasi hindi na ako pang ukay-ukay ngayon eh. Amen? Amen! Ano sumasagot? From glory to glory. Di ba nakikita yung church sa atin, paganda ng paganda, amen? Isang araw, may sarili na tayong church. Kaya nga yung ating sobre, may panibagong nakalagay dyan. Mga air conditioning unit, at saka mga sasakyan, para maraming gustong dumalo, na minsan na eh, may mga problema sa pagdalo, kasi marami tayo mga Bible studies, kalat yan eh. No? Eh, masundo natin silang lahat. Kaya kung nakikita nyo sa sobre, may panibago na naman nakalagay dito ng mga offering. Ang ibig sabihin niya, may panibago na naman pangarap tayo para sa Diyos at para sa church. Amen? At huwag kang mag-alala, pag nilagyan mo yan, may panibago na naman pagpapala si Lord para sa iyo. Amen. Alakpakan natin si Lord. Blessed are all who fear the Lord, who walk on His ways. Wala kang gagawin, matatamad ka lang sa Panginoon. Pag magagalang ka lang sa Diyos, oh, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Blessings and prosperity will be yours. Kahapon ng umaga, tulog pa ako, nag-text. Nagising ako. Ang sabi ganun, yung attendee natin, nanganak na raw at medyo nahirapan, nag-labor,
sinies. So, nagbihis.